Iisa lamang ang simbahan sa Pilipinas na ipinangalan kay Beato Pedro Calungsod. Pero siyam na araw bago maging ganap na santo si Beato Pedro ay hindi pa ito tapos. At ngayon, kasama natin ang parish priest ng Beato Pedro Calungsod Church sa Cantabaco, Toledo City. At magandang gabi po sa inyo, Father. Magandang gabi po, Miss Corina. So kayo po'y parish priest, hindi po nitong shrine na ito sa Cebu City, kung hindi yung hindi pa natatapos sa Toledo City. Opo. Tama po ba? Okay. Opo. So, magkano pa ho ang kailangan? Bakit po 8 taon na po yata mula nang ito'y simulan, eh hindi pa rin po natatapos ang shrine na ito na nauna pang simulan kaysa po dito? Napakagandang tanong po. I have to be frank with the audience na we really need about 6 to 8 million to finish our church, including our rectory. Ah, opo. 6 to 8 million pa? Sana. Maliban doon sa naipagawa na? Opo. Ayun. Pero ang nakakalungkot dito, eh malapit na siya, sa ilang linggo, ay canonized na siya bilang isang santo, ang pangalawang Pilipinong santo na mahihirang. Pero hindi pa rin tapos yung kanyang simbahan. Hindi po. Mm-hmm. Kaya nanawagan kami ng mga generous donors, people of goodwill, to reach out to our poor parish. I hope I can finish it in 1 year. Opo. Ah, kayo po ba talaga ang nangunguna doon po sa pagpapatapos niyan? Kahit hindi karapat-dapat, ako yung dinistino ng ating mahal na kardinal noon na magsimula. It's a new parish actually, 6-year-old parish. Mm. Ako rin ginawa niyang unang kuraparoko doon. Okay. So ito po ay hindi pa pinupuntahan. Siyempre, hindi pa pwedeng dasalan, hindi pa pwedeng pagdarausan ng misa. Hindi po. Actually, the church is almost done. In fact, we have daily masses. Every 5:30 in the morning, I say... Ay, meron pa rin misa dyan. Nagmamas na. Okay. For two years now. Oh. Before, we used to say the mass in the chapel. Okay. Pero Father Russell, talagang napaka-excited ng mga taga-Cebu, ano, dito sa magiging pag-canonize sa Visayan, first Visayan saint na Pilipino. Yes. Aha. So excited po ang lahat, pero inaangkin po ng Cebu si Beato Pedro. Pero meron din pong umaangkin ng mga Ilonggo, may umaangkin din po sa kanyang mga taga saan pa ba yung umaangkin sa kanya, ha? May Ormo, ayan, Tacloban. Taga saan ba talaga si Pedro Calungsod? Well, document-wise, hindi talaga natin alam, no? But I think it's not so important. Uh-huh. The church sees his heroic and virtuous life, no, na ginawang ehemplo ng simbahan na maging modelo din ng mga kabataan. Kasi napakabata pa nitong santo na ito. Yes. Ano po, siya'y parang teenager pa lamang talaga. So parang tinitignan siya,